Mistakes are a clear mark of imperfections. We Christians do suffer from a common ailment. Lahat tayo mga kapatid, bagamat magkakaiba tayo, mayroon tayong iisang sakit. At itong sakit na to, yung tinatawag na making honest mistakes. Hindi ko sinasadya, pero nagkamali ako. Gusto kong linawin sa inyo malaking kaibahan ng pagkakamali sa kasalanan. Hindi po magkapareho yun, pero magkamag-anak. Na pagka ikaw, mga kapatid, ay nagkamali at hindi ka nag-ingat, ang susunod na banglo pagkakamali mo, kasalanan na. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Webster, and I'm not talking about willful sinning. Iba po yung sinasadyang magkasala. Hindi po yun ang paksa natin ngayon. Kasi kapaksa natin yung honest mistake, hindi sinasadya. Pero nilalaman ko sa inyo ang kaibahan ng pagkakamali sa pagkakasala. Kasi sabi ni Webster sa kanyang dictionary na ang mistake, mga kapatid, ay to choose wrongly. Wala rin, may pagsusulit ka, nag-test ka, and you chose the wrong answer, ang tawag doon ay nagkamali ka. You wrongly chose the answer. Now, sabi pa po ni Webster, it also means to make wrong judgment. Yung ikaw ay gagawa ng maling hatol o pagpasya. Ibig sabihin, kunwari, ang sabi mo, ano kaya ang gagamitin ko ngayong damit? Ito na lang, yung medyo mainit. Eh paglabas ng mga kapatid, nakala mo uulan at nagdala ka pa ng bayon, aba, hindi naman umulan. Di ba minsan ganun ang panahon eh? Handang-handa pa, may kapote ka pa, lalo na sa mga nagmomotor, pagka kayo naulanan, ayaw nyo niyan pag nagmomotor kayo. Kadalasan, pag hindi kayo nagdadala ng bayon o ng kapote, doon po umuulan. So nagkamali ka sa iyong obserbasyon, desisyon na, naku, hindi ko nadala yung dapat kong dali. Nagkamali ka. Wrong decision. It can also mean, as a second meaning by Webster Dictionary, as a wrong attitude, action, or statement proceeding from a faulty judgment. Nagkamali ka sa iyong pagpasya. I'm not even talking about demonic deception. Wala tayong pinag-uusapan ditong yung demonic na dahilan kaya ka nagkakasala at nagkakamali, kundi honest mistake ang ating pagsa sa umaga nito. Just honest to goodness mistake, which we are all prone to. Lahat tayo. Diba, minsan hindi naman natin sinasadya. Lalo na mga kapatid, kayo na pinagpupugas ng plato ng inyong magulang. Diba, pag nabasak niyo yung platito, diba parang natitigilan kayo? Kasi paano ko papaliwanag to kay Lola? Antik na platito niya to. Nagkamali ka. Pero pag kami matatanda, nakabasag niya, hindi, okay lang yan. Pero pag sa mga anak, ano yan? Medyo iba po ang plato, mga kapatid. But clearly, mga kapatid, if we are not careful, mistakes can develop into sinful activity. Yung pagkakamali, nagiging pagkakasala na. Kaya pag-aralan man ng mga kapatid, kasi lima dito mga kapatid, na nakita ko na napangyayari sa Biblia, na nagpapakita na yung pagkakamali ng tao, hindi natin babantayan, ito'y pababayaan natin, ito po'y magiging kasalanan. Pagtagal. Number one, panic-prompted mistakes. Panic-prompted mistakes. Sino po ang nagpapanik dito? Di ba lahat tayo? Lalo na pagka meron tayong deadline, lalo na pag nagpe-pressure tayo, lalo na pagka may problema tayo, dahil sa takot at nervyos, ikaw ay nagkamali. The mistakes we make out of fear or being careless or in a hurry or as a result of worry, bagamat tayo, kaya tayo nagkaroon ng maling desisyon, nagkamali tayo. Panicking and making the wrong decision happens. Pagka ikaw ay nagtatakot, nininervyos ka,
ikaw ay nagkakamali. In the book of Genesis 12:10, Abraham made the mistake of going to Egypt when God told him, stay in this place where I will use you to build a nation. Stay here in this place. And yet, bagamat sinabi ng Diyos, ang sabi yata ni Diyos kay Abraham, manatili ka sa Betel. Manatili ka dyan sa lugar na yan at ikaw ay papagpalain ko at ikaw ay mula sa iyo ay magkakaroon ng bansa. Alam niyo mga kapatid, malungkot man. Pagkaman kung babasahin niyo sa Genesis 12:10, dikit-dikit yung verse, at kung hindi niyo papansinin, parang wala lang. Doon po nagkamali ng maling desisyon. Nagkamali, mga kapatid, si Abraham. Ang sabi niya, paano ko mananatili dito? Walang makain. Nagkaroon ng famine. At dahil doon, yun ang naging dahilan niya para magdesisyon na umalis. Samantalang kasasabi lang ng Diyos sa kanya, manatili ka anak dito. Stay in the land and I will make you a country. Isang bansa sa pangalan mo. But the problem was, meron siyang dahilan. Nagutom. Walang makain. At ang pinuntahan niya pang lugar ay lugar na Egypt. So mga kapatid, dyan po ang problema. Sa Bethel, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng tao, sa Egypt siya pupunta. Ang dahilan niya, gutom. Magugutom ako dito. Wala akong makakain dito. Mas marunong pa siya sa Diyos. But Abraham panic because of famine. When one makes a panic mistake, it quickly leads to the next. Yan ang problema. Pagka nagkamali ka ng una, maaring meron ka rin susunod pang pagkakamali. Parang domino. Alam niyo yung domino ng pagka ito, tinayo yung tabi-tabi at tinulak niya yung una. Domino, di ba pag bumagsak yun, hawa-hawa na lahat. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Ng Diyos na dapat naroon sila, meron pong pagsusubok na ang mangyayari pag nalaman po na itong si Sarah ang asawa niya na napakaganda, pag nalaman na siya ay asawa nito, pwede siyang paslangin sa lugar na yun. Kaya nag-usap sila mag-asawa, Hannah, pagka tinanong tayo rito sa bagong lugar na pinuntahan natin, para naman huwag ako patayin ng mga tao dito sa lugar na to. Ipakilala mo kung hindi asawa mo. Kung hindi, magkapatid lang tayo. So sa madaling salita, magsinungaling tayo. Yung ibang pastor ang sabi, hindi, tama naman, magkapatid naman sila sa Panginoon. Pero hindi yun ang punto. Mag-asawa sila, hindi sila magkapatid. Pero yun ang palalabasin nila para sila maligtas sa lugar na yun. Kailangan pang magsinungaling para lang mabuhay. Kita mo ang mangyayari. Pagka nagkaroon ka ng mistake na una, hindi ka nag-ingat, matatagdagan pa yun. At yun ang nangyari kaya Abraham. We know, mga kapatid as Christians, we know that Abraham will live or not does not depend on Sarah. Do you agree? Hindi naman mamamatay si Abraham kung hindi magsinungaling o magsinungaling si Sarah eh. Kasi ang Diyos ang nagmamayari ng buhay ni Abraham at ni Sarah. Tama. Tulad natin. Pero minsan, pagka mayroong pagsusubok, walang pera, may sakit, mayroong walang makain, doon tayo napapanin. At doon tayo nagkakamali. Ang problema ay pagkakamali sa dulo ng pagkakasalanan. So mga kapatid, ito po ang malungkot na nangyari. Because of the panic, the focus of Abraham, instead of focusing on the promise of God, became twisted. In fact, mga kapatid, in the book of Numbers, chapter 13 and chapter 14, there was this spy na pinadala mga kapatid ni Moses para makita ng mga espiya nito kung ano ang promised land. Ano ba meron dyan? Tingnan nyo nga kung maganda talaga at mataba yung promised land na pangako ng Diyos sa atin. 12 po mga kapatid, nagpunta ron. 30 days sila nagpunta. Nagtik-tik sila kung ano yun. Yung magaganda bang bunga rito. Ang nakita nung 10 nung bumaba, grabe. Mga higante yung mga tao dun sa promised land.
para tayong mga tipaklong. Pero sabi ng dalawa, hindi totoo yan. Para po yan ang Diyos. Lika, umasok na tayo at angkinin na natin yung lupa ng pangako. Kaya lang yung mga tao, sino pinakinggan? Siyempre, mas marami. Majority wins. So, pinakinggan yung mas marami, nagpangin kasi sila. Pero may higante. Sa basketball lang, mga kapatid, sige, lumaban ka sa higante. Wala, kahit na layup o ano, kahit sa likod ng board ka mag-shoot, baka sasaluhin ng mga kapatid, higante, basketball po yun. Ito yung talagang labanan. Natakot na, napanik na yung tao. Ano nangyari? Hindi sila makapasok sa lupang pangako. 40 years, ikot-ikot lang sila para matutunan nila ang leksyon. Dahil sila'y nagkamali. Hindi lang nagkamali, nagkasala pa lamang sa Diyos. If we are being tested, sit tight. Stand still on the promise of God. For God knows what He is doing. Wala kang tago kung ikaw ay kakapit sa pangako ng Diyos. Kasi alam ng Diyos kung siya matutos sa atin ng ganun at sinunod natin, ito'y para sa ating kabutihan lahat. Palapakan natin muli ang ating Diyos. Mistakes. Good intention mistakes. Meron kang intensyon maganda na problema, bakit ka parang kamali sa dulo? The mistake was made ignorantly as an absolutely with an absolutely pure motive. Napaganda ng motibo. Pero bandang dulo, pagkakamali pala. Pwede pala mangyari ito. Alam niyo ilang taon si Moises in the book of Exodus 2? 40 years old. He's not a 14-year-old teenager prone to mistakes. He is 40 years old already, an adult, very wise, very full of wisdom, and yet, he made a mistake. Moses realized that he is potentially able to deliver his people out of the bondage from Egypt. Dito sa edad niya ito, alam niya na siya yung napipintong gagamitin ng Diyos para makaalpas sa pagiging alipin ang kanyang mga kababayang Israelita. Makalabas sa control ng mga Egyptian. But you know what? Bagamat alam niya na siya yung lingkod ng Diyos at gagamitin ng Diyos, he made a mistake. In the book of Exodus 2, 11 to 12, when he met an Egyptian that is hurting a Hebrew, pinatay niya. Nakapatay po siya ng isang Egyptian. He struck down the Egyptian and hit him in the sand. Parang sinasabi niya, di ba ako naman yung magiging tagapagligtas ng Israel? Ano ba naman kung makapatay ako ng kalaban, ikaaway naman yan, mauunawaan nyo naman ako, di ba? Di ba minsan yung good intention mo, pag ginawa mo, pagamat mali, sasabihin mo sa tulong, hindi, maiintindihan naman ako eh. Kasi kaya ko ginawa, kasi, ayun, mga kapatid, magugulat kayo sa paliwanag na ang Biblia rin ang nagsabi. With right motive, in delivering the Jews from the oppressors, he killed a man. Nakapatay po si Moses. After all, shouldn't he defend his Hebrew brother? Good intention led to tragedy, the sin of murder. Hindi lang siya nagkamali. Nagkasala siya. Pumasang siya ng tao. Alam niyo mga kapatid, saan nangyari? Exodus 2, right? Old Testament. In the book of Acts 7, you will be surprised. 23 to 25, and I want you to open your Bible, doon yung makikita ang paliwanag. Doon sa ginawa ni Moses. Katakataka pero kamanghamanga pero totoo. Nagpapatunay na ang Biblia ay iisa lang talaga ang may akda nito, ang Diyos. Pero kung nangyari sa Exodus, pinaliwanag yung full details ng pangyayari 1,500 years ago. Kung ano yung bottom line. Napaliwanag.
open our Bible, the book of Acts 7. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Napakaganda, marami tayong bubuksan ng sitas dito. Acts 7, 22 po. And when he was full, 40 years old, sino tinutukoy? Si Moises. It came into his heart to visit his brethren, the children of Israel. Verse 24. And seeing one of them suffer wrong, he defended him and avenged him that was oppressed and smote the Egyptian. Pinaslang niya yung Egyptian. Verse 25. Ito, pansinin niyo. For he supposed his brethren would have understood how that God by his hand would deliver them. Oh, ano man siguro? Kasi siya naman yung gagamitin ng Lord para makaalpas ang Israel galing sa control ng Egypt. But they understood not. Narinig nyo? Akala ni Moses, maintindihan siya. Justified yung ginawa na. Kasi good intention naman eh. Ano sabi ng Biblia? Nagtaka ang mga Israelita. Bakit mo kailangan patayin? Kasi ang sabi ng Biblia, they did not understand. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pag-unawa yung ginawa ni Moises. Meron po isang pastor, mga kapatid. Meron po siyang parang Bible study. At meron mga bisita. Meron siya nakita, mga kapatid, magkasama. Sa tingin niya, ito'y mag-ina. Kasi yung lalaki, parang binata, yung kanyang kasama, parang mukhang ina niya. At parang gusto niya mas malapit po ang upuan sa church. Kasi medyo yung Bible study nila, medyo yung kalat-kalat yung upuan. Ang sabi niya, Sir, ma'am, first time niya pala nakita sa church. Sir, ma'am, can you come over in this vacanting mga upuan? Sure, gentlemen, you can bring your mother and sit in this, vacant seats in front. Alam niyo, nagtaka siya. Pagkatapos kasi ng Bible study or may kapihan, tapos pagkatapos ng coffee, medyo fellowship. Itong dalawang ito, nangabaw po niya doon sa harapan, umuwi na agad, hindi tinapos yung programa. Pamukat-mukat, mga kapatid, mag-asawa pala. Mag-asawa. Ang sabi niya kanina, sige, dalihin mo na yung nanay mo dito na kayo umupo. Mag-asawa pala. Hindi na po nakita ulit, hindi na bumalik sa church, na open. Pero mo, mag-asawa kami, sasabihin mo ako na babae, ako nanay nitong asawa ko. Hindi naman alam ng pastor. Ang sabi ng pastor, nung nalaman niya yun, putulin yung dilaw. Para lang sana matanumbalik yung mag-asawa. Kala niya mag-ina eh. Hindi niya yata naiintindihan yung kwento. Palakpakan natin ang Panginoon. Honest mistake. Hindi mo sinasadya kailan. Pero mag-ingat tayo. Kasi pag napapadala siya, kasalanan na rin talaga yan. Parang sinasadya mo na rin. Good intention mistake. Next. Negligent mistakes. Mapagpabayag. Pagpabaya na pagkakamali. Kaya ka nagkakamali, pabaya ka na. Hindi dahil na may good intention ka o hindi. Talaga ikaw ang nagtiging mapagpabaya. Now, in 1 Kings 1, 5-6, meron pong kwento rito na si David ay meron pong naging anak. Ang pangalan ay Adonia. Adonia in English. Anak niya ito kay Haggith.
And if you will study the Bible, David has a lot of wives. No wonder yung kanyang anak, ginaya rin siya. Hinigitan pa. Hindi po ito katuruan para sa lalaki maghanap ng marami. Ang ibig lang sabihin dito, pag-aralan natin yung ginawa niya sa isang anak niya na dapat niyang pinalaki sa turo ng Diyos pero tila napabayaan. Passive negligent mistakes result from laziness and inconsistency or plain lack of discipline. Kung gusto mo magkaroon ng pagkakamali dahil kayo mapagpabaya, maging inconsistent ka lang at maging tamad ka lang at huwag mong disiplinahin na yung sarili, mabilis ka magkamali. Ito po ang pagkakamali ni David. Yung anak niya si Adonia, na anak kay Hagi, nagkaroon ng ambisyon maging hari. Samantalang hari pa yung kanyang tatay, gusto niya na agad maghari-hari na. Ang problema, meron sinabi po dito in verse 6, "Why have you done so?" Hindi sinabihan ni David ang kanyang anak na tumahimik at huwag kang gagawa ng pagkakamali na yan kung hindi sa huli magkakasala ka niya. Ako pa rin ang hari, hantayin mo panahon mo. Hindi niya sinabihan. Mga lalaki, mga ama ng tahanan, pag mali na ang ginagawa ng miyembro ng pamilya, you are mandated by God to say so. Pangaralan mo ang anak mo magkakamali. Pangaralan mo ang miyembro ng pamilya mo na napapariwara dahil papel mo yan. Ngunit ang ginawa ng mga kapatid ni David, negligent mistake. Anong klase kang lalaki? Tahimik ka pag kailangan ka magsalita. At kung kailangan kang tahimik, doon ka salita ng salita. Yun ang problema mga kapatid ni David. Hindi niya napangaralan. Hindi niya napigilan ang kanyang anak. At doon po sa mga matagumpay ng mga ama, ito po ang kanilang pagkukulang. Parang sinasabi nila, eh binigay ko na lahat ng karamihan ng pamilya. Binigyan na kita ng kotse, ng bahay, lahat ng gusto mong hiningin. Yung pizza pinapadala ko dyan, pinapadeliver ko, yung mga ice cream na galing mga kapatid dun sa Queen, pinapadala ko lahat dyan. At yung hamburger ng King, pinapadala ko lahat dyan. Wala akong pagkukulang. Eh, negligent ka naman. Dinadaan mo lahat sa material. Hindi mo pinapangaralan ng iyong anak. Anong kinalabasan ng iyong anak? Napariwara. Tulad ni Adonia na hindi napagsabihan ng tatay, napariwara. Mga ama na narito, paalala sa ating lahat, huwag tayong magpabaya. Benjamin Franklin said, "A little neglect may breed mischief. For want of a nail, the shoe was lost. For want of a shoe, the horse was lost. For want of a horse, the rider was lost." Dahil sa pagsakabay. Number 4. Unrestrained curiosity. Sino curious dito? Ano lasa niya, pastor? Pagkain niya? Mukhang masarap yan, ha? Bagong topping sa ano? Sa pizza, mukhang masarap din, ha? Parang ano, parang Japanese yung dating. Tapos lalagyan mo pa ng pepper. Parang masarap yan. Are you curious? Hindi masama ang curious, pero ang to is unrestrained curiosity. Yung hindi mo mapigilan pag-uusisa na magdadala sa iyo sa pagkakamali. Unang Samuel 28 is a story of a king who had lost both his confidence and power. King Saul, the first king of Israel. The Lord was offended when Israel chose for himself a king. Ang sabi ng Diyos, hindi ba ako hari? Bakit gusto niyo pa magkaroon ng sariling hari? Na kinalabasan ng hari ay si King Saul. Gwapo, matikas, antindig, matangkad, talagang bagay maging hari. Ang dahilan ng Israel, napakababaw. Kasi Panginoon, yung mga kapitbahay namin, mga bansa, mayroong hari, kami lang ang wala. Papa, kung ako yung Diyos, kukutot. Hindi ba ako hari?
Pero pinagbigyan pa rin ng Diyos ang gusto ng Israel at ang kinalabasan si Saulo. Pero si Saulo, mga kapatid, isa pong pasaway na hari. Nung namatay yung propeta ng Diyos na si Samuel, at hindi na makakausap ng Diyos, at hindi na makausap ni Saulo ang Diyos dahil si Samuel na yung middle man patungo sa Diyos para makausap ni Saulo ang Diyos, ay patay na. Yung hari ba naman, pumunta mga kapatid sa isang babaeng merong spirito na masama, na marunong ang hula, a medium in Endor, para lang makausap si Samuel, para tanungin ka Samuel kung anong sasabihin ng Diyos sa kanya. Can you imagine that? Hindi man lang siya rumekta sana at kumausap ng tamang tao para makausap ng Diyos. Because he was curious. At wala na yung propeta, akala na pwede na siyang rumekta, at ang ginamit niya pa mga kapatid na pamaraan ay mali. Gumamit po siya ng tao na hindi naniniwala sa Diyos. Kayo na Kristiyano, huwag na kayo magbasa ng horoscope. Kayo na mga Kristiyano, huwag na kayo mag-spirit of the glass. Meron po mga kapatid na spirit of the glass na isang young people, nung tumaog yung spirit of the glass, pumunta sa kanya yung masamang espiritu. Dinala sa ospital, abay na-possess na pala. Ang nagpagaling sa kanya, hindi gamot sa ospital. Ang nagpagaling sa kanya, yung cast out yung demon sa kanyang katawan. Huwag niyong paglaruan ang inyong kaluluwa. For curiosity's sake, dahil ang katawan niyo ay pag-aari po ng Diyos. Mistakes. Sa kotse, mga kapatid, iba-ibang kotse, merong blind spots yan. Meron talagang hindi mo nakikita. Ikaw na lang ang nag-iisip, ikaw na lang yung nag-a-adjust para huwag ka mabangga. May blind spot kahit sa, lalo na yung, yung sasakyan ng, na lalagyan ng pera. Diba, ang liit lang, ang liit lang nung tinginan doon, ang hirap nun, ang daming blind spots. Ang problema, mga kapatid, dito sa blind spot na ito, si Pedro naman, wala talaga ako nakita rito na mananampalataya, perfecto, wala, lahat nagkakamali. Si Peter naman nagkamali, may blind spot siya, Galatians 2:11-15. When it came to question of grace, especially as it related to his diet, siya po'y nagkamali. Kasi mga kapatid, yung katuwang biyaya dumating nung si Kristo ay namatay, inilibing at nabuhay na naman muli. Grace na po, hindi na batas at hindi na yung mga do not do this, do not do that, ang patakaran ng church para ikaw ay ituring na ligtas. So nung panahon mga kapatid ni Pedro, natural, dispensation of grace na po. Ang pangangaral ng Ebanghelyo, yung biyaya na nagdaling kay Kristo, na katulad sa ating narinig na pangangaral sa ating panahon ngayon. Sa makatwid, yung mga pagkain na mabagoy, yung mga malinis na yan, pwede nang kainin. Pero ang ginawa ni Pedro, pagkasama niya yung mga Jew, yung mga kinakain niya kosher, yung mga malilinis, kumbaga sa Islam naman, sa yung halal foods, sa mga Jew, ang tawag doon ay kosher food. Yung mga malilinis talaga, yung mga organic talagang kinilip pagkain. Ayaw sa kasulatan ng mga Jew. Pero pagka siya naman nakikikain doon sa mga Gentil, mga barbecue, mga chicharon, mga ganong bagay, okay lang sa kanya. Pero nagtataka si Pablo, bakit parang kung sabi ni Pedro, nakikiayon siya sa mga Hudyo na itong mga Hintil, para maligtas ng lubusan, kailangan magpatulin. Kaya mga kapatid, ang sabi ni Pablo, pagka tayo niligtas ng biyaya, huwag ka nang gagawa ng mga kung batas. Yun ang sinabi ni Pablo kay Pedro. Kasi niligtas na tayo ni Kristo. Yan ay mga taong gustong ilagay yung batas sa kapwa-tao niya. Iba yung batas ng Hintil. Biyaya na galing kay Kristo.
do this, sila. Gawin mo ito, gawin mo ito, gawin mo ito. Baka sakali, maligtas ka. Kay Kristo, iba eh. Wala ka pang ginagawa. Ligtas ka na. Why? Grace. Ang sinabi niya, done. Kamali siya, may blind spot siya. Nakala niya ay tama yung ginawa niya, hindi niya napansin na siya ay naligaw na pala. Blind spot mistake can be so obvious to everyone except to the one who committed it. Innocente, kahit si Pedro eh, nung pinagsabihan siya ni Pablo, parang nung una parang, ha? Nagkamali ba ako? Hindi niya agad alam na siya nagkamali. Maliban sa naunawaan niya, oo nga, no? Naging inconsistent ako. Biyaya na pala. At hindi na. Do this and do that. Panic prompted mistakes. Good intention mistakes. Negligent mistakes. Unrestrained curiosity mistake. Last, blind spot mistake. Alam niyo, mga itong mga mistake na to, kung tatapusin natin to agad, na walang gamot, walang katuturan itong preaching na ito. Dapat may gamot sa dulo. At yung gamot, nakulot natin dito sa awit. In the book of Psalm, there is a sound of balm for the mistaken. May gamot na galing sa awit ni David. Pang gamot sa pagkakamali ng mga tao. Psalm 31 was probably written by David during the time when he is broken and disappointed. Nung bago niya ito sinulat, siya ay kumaan sa matinding pagsusubok. Marami siyang mistakes. Down and almost out na si David. Pero sumulat pa rin siya ng awit para sa Diyos. At he most likely wrote it on the heel of a mistake, probably one made out of panic. Marahil siya napapanic during that time at sumulat siya ng isang awit. Maybe after a blind spot mistake, he wrote Psalm 31, 1 to 3. And also read verse 5. Ito po sabi. In thee, O Lord, I have taken refuge. Let me never be ashamed. Sa iyo ako, Panginoon, tumakbo dahil ikaw ang aking takbuhan at ikaw ang aking Diyos. Huwag mo kong kahintulot ang pahiya. O bakit ka mapapahiya kung wala kang mapagkakamalit kasalanan? So during the time siya ay down, sumulat siya ng isang awit. In verse 5, into thy hand I commit my spirit. Familiar ba itong verse na ito sa inyo? In the book of Psalm. Ang sabi niya, into thy hand I commit my spirit. Familiar. Di ba yan, isa yan sa last word ni Jesus? 6 words that was said by Jesus when he lay dying on the cross of Calvary. Parehong binanggit ni Kristo at ni David itong bagay na ito, itong salita nito. He said to God, to you I commit my spirit at the lowest point physically and emotionally in the entire life of our Savior. Ang Panginoon, nakapako. Ang hirap huminga nun, nakapako ka, nakaano ka. At ang nagdadala ng iyong bigat, yung kung saan ka nakapako, nagtudulo ka ba? Napakahirap po ng ginawa ng Panginoong sakripisyo para sa atin, para lang tayo makatawad sa ating kasalanan. Kaya wala tayong dahilan talikuran ng Diyos. Wala tayong dahilan talikuran si Kristo. Ginawa niya lahat para sa atin. At hindi siya umatras para makuha ang buong kaligtasan na nasa atin na ngayong araw na ito. Ni David dito sa aklat ng mga awit. After the grave and painful results of making a mistake, then it is only to God that you can commit yourself to. Did you hear me? Not your boyfriend, not your professor, not your aunt, not your lola or lolo, not your nino, not your BFBB, whatever. Jesus lang talaga ang pwede mong
lapitan at doon mo i-commit ang iyong sarili sa panahon na ikay nagkakamali. Kasi wala nang iba. Siya lang ang makakaunawa sa atin. Kahinaan. Marami pong mga tao dinadaan-daanan lang ang church. They take for granted the church. They don't know na wala po silang pwedeng takbuhan kundi ang Diyos lang. Dahil ang Diyos lang ang pwedeng tumulong sa taong nagkakamali at nagkakasala. No other character or being can give the comfort we need in the midst of his mistake, mga kapatid. Kneel down in front of the Lord. Ilatag mo ang iyong mga problema, kahihiyan at kabiguan sa harap ng Diyos. Siya ay handang tumulong. Cast all your cares upon the Lord, for the Lord cares for each and every one of us. God cares for everyone. Unawa sa ating mga kahinaan. No one else but Christ. Si Kristo lamang. Sabihin niyo sa inyong katabi, si Kristo lamang. Tamang-tama ka sa kagwapuhan ng boyfriend to be. Ako, may sinabi ko, pag-asa ko to talagang kung pwede lang, kaya wala pa ako sa edad eh. Wala magagawa yan. Kahit ang tao niya, kailangan siya lumapit sa Panginoon. Commit his spirit to the Lord. If he wants to get rid of the mistakes in life, and so is the woman, so is the lady, all should come to the Lord. Because only Christ can heal us. In fact, in Psalms 31:6-7, it continues, basahin natin mga kapatid ang awit 31, at ako yung malapit na pumatapos, 6-7, aking pinagtataniman ang nagmamasid ng walang kabuluhang karayaan, ngunit tumitiwala ako sa Panginoon. Ako'y matutuwa at magagalak sa iyong kagandahan loob, sapagkat iyong nakita ang aking kadalamhatian, inyong nakilala ang aking kaluluwa sa mga kasakunaan. Two things na sinabi dito sa dalawang verse na to. Number one, the Lord view us realistically. Kilala niya tayo. Kilala niya yung kaha natin. Kilala niya tayo kung sino tayo. Inside and out. He knows us realistically. Katotohanan, kilala tayo ng Diyos. Ano sabi mga kapatid ni Mark Twain? Says, everyone is a moon. Lahat raw tayo ay buwan. It has a dark side which he never shows to anybody. Lahat raw tayo ay buwan. Kasi ang buwan, mayroong dark side na hindi pinapakita sa tao. Akala natin yung dark side sa Star Wars lang. Ano? Di ba meron tayong maitim na nakaraan din? Meron tayo yung mga buto at kalansay sa ating cabinet. Ang tawag nila, ano? Skeleton at a closet. Mga kasalanan na gawa. Ay naroon. Yet God knows even our dark side. He sees it plainly. He knows us from our mother's womb. Doon pa lang sa sinapupunan ng ating nanay, hallelujah, nung ikaw ay medyo umiikot-ikot pala tayo sa tiyan ng ating nanay. Angel, umiikot-ikot pala. Si Brother JR, umiikot rin. Pero parang na-stuck siya eh. Kasi nung yung ilang buwan ba, inano siya, in-ultrasound, yung babraso niya nga rito, nagmamarka, para naka-side view. Kaya nung napanganak siya, mga kapatid, anong tawag nun? Si Sadia. Doon siya lumabas, hindi po natural. At pag si Sadia, ang dami mong, magkano binaya? Huwag mo na sabihin. Dati pa yun, mura pa. Paano pag kayo na nanganganak? Pagdating ng panahon.
Kaya kailangan pagputihan ng pag-ano, pag-aaral, para mataas ang grado, kunin kayo ng mga Proctor and Gamble, yung matataas na kumpanya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ano sabi rito? God views us realistically. Number two, God views us thoroughly. Pag pinagmasdan tayo ng Panginoon, realistically, kilala niya tayo, anong weakness natin. Pangalawa, thoroughly. Hindi niya tayo titingnan at pagkatapos, bahala ka na. Kundi He watches over us realistically. Number two, He watch over us thoroughly. Tinitingnan niya yung likod ng tenga mo, yung ilong mo, yung alam-alam mo. Tinitingnan niya lahat yan. Yung kilikiri lahat, tinitingnan niya. Kung dapat may aayusin, aayusin niya. Bakit? Ito sabi. Afflictions or sickness, external. Sige, ganun din yung nasa sarili niyo. Mainit ba? Siyempre, kung malamig, di, wala na tayo dito. Pero sobrang init. Lagdan, sina. Ano sis? Ano sa sis sa wilderness? Ano masasabi mo to? Alam ng Diyos! External. Pero yung affliction o yung trouble. Sabi kasi sa Bible, yung affliction alam ng Lord. Sabi ng Bible, yung troubles, naunawaan ng Diyos. So, external, alam ng Diyos, pati yung loob-loob mo. Alam ng Diyos. Hebrews 4:15. For we have a high priest who sympathizes with our weakness. Alam ng Diyos. Hindi nagugulat ng Diyos kung bakit tayo may kahinaan. In fact, He also made Himself a man. He became a man so He will feel in Himself the weakness of man. Kaya, it is easy for Him to sympathize with each and every one of us because He knows how to be a man. Yeah. Oh, yes, Lord. Seeing us realistically, seeing us following, how does the key treat us? Oh, nakita na tayo ng Diyos, alam niya na tayo, in-inspection tayo, in-examine tayo ng Diyos thoroughly. Paano naman tayo tinatrato ng Diyos? Thou hast not given me over into the hand of the enemy. Psalm 31, verse 8. Di ba sa panahon na ikaw nagkamali, parang feeling mo mag-isa ka na? Ayaw mo pagtapag kahit kanino? Kung gusto mo ilipin dun sa pinakamalayong lugar para wala makadiscover ng pagkakamali mo. Amen. Pero ano ginawa ng Diyos? Na bagamat nagkamali tayo, hindi niya tayo ibinigay sa ating kaaway. Kaya kung meron man dito may problema, kamag-anak niya, tila kinukuha ng kaaway, pansamantala lang yan. Kasi sabi dito, He has not given me over to the hand of the enemy. Pansamantala lang yan. Baka mayroong ginawa yung ating mga kabag-anak na, diba, they made a pact with the devil, who knows? Sabi niya, makuha ko lang itong girl. Eh kasi, ito, mga tao na abnormal, mga taong gumagawa ng mga hindi tama, unnatural. Lalaki na papakababae, babae na papakalalaki. Lalaki siya, pero ang kanyang kasama, hindi girlfriend, boyfriend. Wala pa sa edad yun. Kaya napakaraming masamang espiritu pwede pumasok. Pero purihin ng Diyos, in the end, the Word of God prevails. Ano sabi ng Word? Thou hast not given me over into the hand of the enemy. Huwag kang matakot kapag ikay kakampi ng Panginoon. Hindi ka ibibigay basta-basta ng Panginoon sa kaaway na Satanas. Ilalayo ka niya. Ingat ang kanya. Dahil mahal na tayo lahat.
lalakas mo ng konti. Hindi niya tayo inalalayas, kundi tanggap niya tayo. Oh, higit pa ang Diyos sa atin talaga. Kasi tayo na nangailangan sa Kanya, nini-reject pa nga natin minsan siya. Ah, Diyos, alam ko na yan. Marami na ako alam sa Bible study. Nag-aral na ako heritage of God. Okay na to. May ticket na ako sa langit. You are starting to reject God. But in the Bible, never God reject us. God never reject us. God never rejects us. Hindi mo ako sinuko sa ating mga kaaway at huli. Thou has set me in a large place. Ilinagay mo ako sa isang malawak na lugar. Proverbs 31 verse 8. Hindi kanya pinigat. Hindi kanya siniksik sa isang sulok at pinahirapan para magbago. Hindi kanya sinakal. Ayoko na magpunta sa church. Nasasakal ako. Ay, hindi ganyan ang Panginoon. Baka may ibang sumasakal sa iyo, hindi ang Diyos. Diablo yun. Kasi dito ang sabi, binigyan ako ng lugar ng Diyos na malawak na lugar. Para ano? So you may have room to move, to grow, to glow, and to do ministry in the kingdom of God. If you relieve, bigyan ka ng kaginhawaan. Ini-init naman dito. Ini-init. Teka, yan ang gawain ng Lord. Hindi yung pahirapan ka. Yan ang sabi mo. Bigyan ka ng room. Ang sabi nila, room for improvement. Throwback, panahon ng mga lolo nyo. One more chance. Ay, hindi lang isang binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon sa atin. Alam niya, magkakamali tayo. Alam niya, sasablay tayo. Kaya yung pagkakataon binibigyan niya sa atin, napakarami. Kaya ang sabi ni Pedro, ni David, Thou has set me in a large place. Para ma-express mo sarili mo sa Panginoon. Kaya pala, pagka nasa church, pwede kang sumiyaw at sumiyaw. Yung sumigaw sa pahiyaw, nagkasama eh. Sumigaw at humiyaw sa Panginoon. Huwag ka mahiya. Kasi hindi nervyoso ang Panginoon. Hindi rin bini ang Diyos. Pero gusto ng Diyos, yung worship ni David, ganun ang estilo. Yung sumasayaw. Hindi sumasayaw na parang binibenta mo ang katawan mo. Kundi sayaw na papuri sa Panginoon. Hallelujah. I'm a friend of God. Sa cemetery po yun, yung walang kilusan. Cemetery po yun. Dito sa church, pwede kayong humiyaw, pwede kayong sumayaw, pwede kayong tumalon sa pagpupuri sa Panginoon. Bakit sisigaw? Binima ang Diyos? Hindi. Kaya hindi naman siya nene-nervyos pag sumisigaw ang sumasamba sa Kanya. For me, sagana akin lang, I trust in Thee, O Lord. Ngunit tumiwala ako sa iyo, Panginoon, ikaw ay ang aking Diyos. Natin kaya sa sarili natin.
Self-help, forget about it. You cannot help yourself. We need God. Amen. As for me, I trust in Thee, O Lord. Ikaw ang aking Diyos. Not even becoming a Christian erases our imperfection. Do you agree with the statement? You become a Christian, you become perfect? No! We are all imperfect. Yet, we will make mistakes. Even dumb ones. But thank the Lord. Forgiveness gives us the hope we all need.